So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Dia. Welcome back to my channel. So dito guys, sa video na to, ay magkakaroon tayo ng calculator techniques. So dito guys, yung part 1 ng ating video tutorial regarding Caltech. So dito, sa video na to, nagamitin natin yung Casio FX570ES Plus na kung saan ginagamit siya sa engineering board exams ng ME, ng EE and other engineering disciplines. So, sa CE kasi, is, ang ginagamit na daw nila or gagamitin nila is yung natawag nating Canon 789SGA. So, ito yung Canon 789SGA. And yung Casio FX570ES Plus is pares lang siya sa 991ES Plus na ito pa yung itsura niya. Okay? Pinagkaiba, sa 991 is meron siyang solar panel dito. Yung 570ES Plus is wala siya. So, same as lang naman ng function. So, magsimula tayo guys sa general calculations. So, kung makikita nyo, mode 1, general calculations, may example tayo dyan. Sabi dyan, okay guys, gagamitin natin ang 570ES Plus. Ihanda nyo yung calculation nyo na ganito. And we will start solving and calculating. Sabi dyan, number 1, convert 563.217 to DMS. So, what is DMS? DMS is degree, minute, second. So, input natin, 563.217. And pagkatapos nun, ipindutin mo tong degree, minute, second button na to. And you will input equal sign. Lalabas dapat sa display mo is ganito. 563.217 degrees. Tapos, pag nag-equal sign ka, 563 degrees, 13 minutes, and 1.2 seconds. So, let's input it on the scientific calculator. So, una mong gagawin, palagi kang mag clear memory. Shift, okay. Shift 93 equal sign. So, nareset mo na yung calcue mo. Palaging magre-reset ng calcue bago mag-solve para hindi mamali yung mga sagot natin. So, sabi nga, convert natin yung 563.217 to DMS. Okay? Ngayon, saan yung DMS button? DMS button is, ito po siya. Ito, nakatabi na ang ating negative sign. So, input mo yan, pindutin mo, and then lalabas yung degree sign na yon. And then, you will press the equal button. Lalabas po yung sagot natin na 563 degrees, 13 minutes, and 1.2 seconds. So, ganun lang kasimple ang calculator technique na yan regarding DMS or degree minutes second. So, let's proceed to number 2. So, number 2, convert 21 degrees, 47 minutes, 12 seconds to decimal degrees. So, guys, under ito ng how to convert between degrees, radians, and gradients. So, under ng subject na trigonometry and geometry, as well as other engineering mathematics subjects. So, convert 21 degrees, 47 minutes, 12 seconds. So, input mo muna, mode, tapos 1, shift, mode 3, and then input mo 21, followed by DMS button, and 47, followed by DMS button, and 12, followed by DMS button. Equal sign, pinutin ang dalawang beses ang S to D, vice versa, S to D, vice versa. Lalabas sa unang display mo, 21 degrees, 47 degrees, 12 degrees. And pag nag-equal sign ka, or nag-SD button ka, lalabas daw dapat ay 21.78666667. So, let's input this on 570ES Plus. So, guys, dapat, di ba, naka-degree mode ang ating calculator. So, sabi dyan, mode 1, naka-comp ka, tapos shift mode 3, naka-degrees ka na. So, okay na yung calcule mo para doon sa conversion. So, 21, input mo, and then followed by DMS button, and then followed by 47, tapos DMS button ulit, and 12, DMS button. Okay? So, equal sign mo yan, lalabas itong 21 degrees, 47 minutes, 12 seconds. And then, para makuha mo yung decimal place, so, SDSD. Lalabas yung fraction niya, ayan yung fraction nakatumbas, and ito yung kanyang decimal na katumbas, 28.78666667. So, pare siya dito sa ating sagot na nasa board. Okay, so let's proceed to our
Problem number 3. So number 3, convert 170 degrees to radians. So input mo daw shift mode 4 and then input mo 170. After that, pinutin mo ulit shift, tas answer 1 and then equal button. So display dyan, lalabas daw dapat is 170 degrees and then pang equal sign ka, 17 over 18 pi. So let's input this on calculator. So, ugaliing mag-reset. Shift 9, 3, equal sign. So, sabi dyan, shift mode 4, yung radians na yun, nakikita nyo? Yan. And then, input mo yung number, 170. After that, shift, pinutin mo yung shift, tapos yung answer, ito yon. Answer. Lalabas yung tatlo na yan, pinutin mo yung 1. Para may lumabas na degree sign dun sa taas ng 170. Equal sign mo, lalabas dyan, 17 over 18 pi. Okay, so ito yung pinakamabilis na technique pag nag-convert ka ng degrees to radians. Pag hindi mo naman alam to, narito yung technique kung paano gagawin manually. So, meron tayong degree, halimbawa 170. So, we all know na sa kada 2 pi radians, meron kang 360 degrees. So, convert mo lang naman yan. So, 2 pi rad over 360 degrees. Cancel out degrees. Lalabas sa sagot mo, radians. So, lalabas din dyan guys, si 17 over 18 pi. Same as sa lumabas sa ating calculator technique. So, depende sa inyo kung ano yung mas gagamitin yung mas mabilis na approach sa inyo. Pero, for me, pinakamabilis sa calculator technique. Okay, so let's proceed to our problem number 4. Problem number 4, convert pi over to radians to degrees. So, input mo daw shift mode 3 and then yung ating fraction button and then followed by shift tapos yung button na mayroong pi tapos may times 10 raised to x tapos pinutin mo yung 2 pero bagong pinutin yung 2 kung nakikita nyo sa cycle meron tayong gitnang button sa replay ito yon sa may bandang kanan and then followed by shift answer and 2 and equal sign. So, lalabas sa display mo, pi over 2, na minultiply sa R. Tapos, yung pinakasagot mo is 90. Okay, so input natin sa cycle. So, shift, mode 3, mode degrees tayo guys. And then, hintin natin to. Yan, lalabas yung fraction. Button natin. And, pi, ito yon. Shift, tapos dito, lalabas yung pi. Tapos, baba mo. 2, and then, next mong gagawin is shift answer. So, lalabas tong tatlo ulit na to, and then pinutin mo yung 2, lalabas yan, yung pi over 2 na multiply sa R. Tapos, pag in-equal sign mo yan, lalabas 90 degrees. Okay? So, kung mapapansin nyo, para siya nang lumabas sa ating whiteboard. Pero, kung ikaw nahihirapan dyan sa conversion ng radians to degrees, ganun lang din naman kagaya ng sa number 3. Magkaroon tayo ng conversion na ganito. For example, we have ito nga, pi over 2 radians. So, we all know na there are 2 pi radians in 360 degrees. So, cancel out lang yan. Okay? Magiging unit mo is degrees. So, pag in-input mo yan, lalabas din dyan is 90. Okay? So, napaka-basic lang yan, guys. So, proceed to problem number 5. So, for our last problem, so, past CE board exam ito, guys. So, dito naman, how to convert degree to centesimal. So, ano nga ba ang centesimal? Centesimal system is hundredth ang tawag sa kanya or pertaining siya sa division into hundredths. Okay? So, start na natin. What is 120 degrees in centesimal system? So, input daw natin, shift, mode 5. So, yung mode 5 kasi, radians na yon. Tapos, input mo daw yung 120. And then, after mo input yung 120, shift, answer, and then 1, and then equal sign. So, lalabas dapat sa display mo is 120 degrees. Tapos, yung equivalent niya is 400 over 3 sa kanyang centesimal system. So, input natin sa calc. So, shift mode 5, yung gradients. Okay.
And then, okay na. Type natin yung 120 input natin. And then, pagkatapos mo ma-input yan, shift, answer, ito. Lalabas ulit yung tatlo, and then input mo yung 1. Pinutin mo yung 1. Okay? So, naka-degree sign na siya. So, equal sign mo, lalabas dyan is yung katumbas niya sa centesimal system na 400 over 3. So, guys, ganun lang ka-simple ang conversion ng degrees to centesimal system. So, sa ating part 2, marami pa akong ituturo sa inyo na calculator techniques. So, stay tuned lang sa aking mga next video tutorials regarding calculator techniques na makakatulong sa inyo para mas madali kayong mag-solve ng mga following problems na lalabas sa inyong engineering board exam. Again, this is Engineer John Diguia. Kung kayo guys may mga katanungan regarding sa ating topic for this video, maaari kayong mag-comment sa ibaba and maaari kayong mag-chat sa aking Facebook account or sa aking Facebook page kung kayo may mga katanungan regarding sa aking mga video tutorials. Again, this is Engineer John Diguia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.